sa Islam naman po, ano po ang tawag sa inyo dapat? Imam. Ha? Imam. Imam. Bilang Imam. Leader sa loob ng aming masjid o tinatawag na sa English natin ang mosque. Mm-hmm. O sa Tagalog mosque sa English at mosque naman sa Tagalog. Imam po ang tawag sa inyo. Gano'n na po kayo katagal na imam? Bilang imam, 23 years na akong imam. 23 years na akong imam. 23 years na. Ilan taon na po kayo ngayon? 54 na. 54. Ilan taon po kayo nag-umpisa? Well, nagsimula ako sa edad na 27. So, peka lang. Pa, ang hinahanap natin ay 25. Below 25. So, paano po naging tama? At the age of 21, ay isa na akong leader ng religion. So, pero iba pa ang religion. Yes, bago ako naging isang Muslim, loob ng pananampalatayang Islam. Ano po yung umpisa? I was born Catholic, my father is a Catholic, and my mother is also devoted Catholic. My father is Bicolano, nagpapalupa nga ng ano yan, ng likod pagka Semana Santa. Uh-huh. Ang pamilya Lagman naman na mother side ko sa Pampanga ay devoted Catholic. So there is a very impossible na mag-iisa akong Muslim. So, very impossible. Mahirap. Mahirap. Napakahirap. So paano yun? Naging leader din po kayo ng Katoliko? Well, kasi sayang ko niyan, elementary, pagdating ko ng high school, nagkaroon ako, as a born Catholic, no, devoted ako sa Katoliko, nagkaroon ako ng kaklase nung first year ako na crush ko, eh mahihain ako talaga. Crush niyo? Kamukha ni Valerie kasi yun. Wow! Kaya pala masama. Kaya pala ganun yung tingin niyo sa akin. Paano kayo naging leader din ng Well, ganito ang Katoliko. Pangyayari niyan, kasi nung elementary ako, ay nung high school ako, nung as a Catholic, eh, yung kaibigan kong ito ay isang born again. No, na-crush ko. Okay? So, inibitahan niya ako minsan sa kanilang church. Not merely na para umatin sa kanilang church. Ang purpose ko talaga para mapilis lang siya. Yes. So, bandang huli, lagi niya ako iniimbitahan na wala na attention ko sa kanya. Napunta na doon sa pakikinig sa sermon ng pastor. So, sa pakikinig ko na sermon, na doon na na-focus ang aking attention sa pag-aaral about God. Hanggang sa na-meet ko ang isang magaling na professor kasi sa theology. Tatlo ang doctorate niya. So, na-encourage niya ako na mag-aral sa kanyang institute. Kaya, tapos naging isang taon na akong pastor, youth pastor, hanggang naging associate pastor and regular pastor. Naging pastor talaga kayo? Yes. Sa religion ako, na? Ng Pentecostal. Pentecostal? Yeah, yun. So, Protestant talaga. 21 pa lang ako noon eh. 21 pa lang? Ako noong mga panahon yun. Mm. Ordained na ako kagad. I'm the youngest reverend in the Philippines. Oh. Paano napunta sa Islam po? So, si Dr. Gary Garzain, sabi niya, lumalago ang ating simbahan. Mm-mm. At higit sa lahat, marami na tayong mga kaanib ang nag-a-abroad. So, yes. Kailangan na tayo magpadala ng pastor sa ibang bansa. Sabi ko, mas gusto ko po, pastor, kung ipapadala niyo ako sa Saudi Arabia. So, napunta po kayo sa Saudi Arabia. Sa Saudi. Yes, 1990. Mm-hmm. 91. Okay. So, ginawa, sabi niya sa akin, inatid niya pa ako sa airport. Sabi niya, Reverend Barcelon, okay, nandiyan ka na, papunta ka na ng Saudi. Pwede bang pagsumikapan mo na ang mga Muslim ay madala mo sa ating fellowship. Ayan na, Kristiyano. Yan na gumaganda yan. Ito na. Ang problema nito, hindi ko alam ang reliyon ng mga Muslim. Yes. So, totally, nakapagtapos ako ng theology, lahat ng mga nakapag-aral ng theology, hindi lang pinag-aralan ang sa reliyon ng mga Muslim. Mm-hmm. Totally, zero ako dyan. Blanco ako dyan. Kaya sa aeroplano, habang nasa aeroplano, sa ibabaw na aeroplano for 9 hours, 9 and a half na travel sa aeroplano, nasa taas ka ng sky, nag-iisip ako ng mga strategy, method, kung paano ko mako-convert ang mga Muslim. Dahil alam po ako mga Muslim, mga traitor. Negatibo ang tingin ko sa kanila, terorista. No? Yung po yung unang tingin nyo sa kanila. Yun talaga ang paniniwala ko ng mga panahong wala akong kaalam-alam talaga sa kanila kasi negative talaga ang alam ko sa mga Muslim. No? Hindi ka ano talaga. So, tapos yung religion, yung kanilang paniniwala, labag pa sa paniniwala ko. Yes. Pero, so, in other words, pagdating ko doon sa Saudi Arabia, ang una ko kagad ginawa, sabi ko hindi ko alam ang reliyon nila, kailangan suriin ko ito para malaman ko nang sa ganun, madali ko sila ma-communicate para ma-convert ko lang sila sa aking paniniwala. So, kailangan alamin mo muna alamin ko yung paniniwala nila. Yung laman, so, ginawa ko, bumili ako ng kanilang libro, yung tinatawag nilang Quran. So, sabi ko, babasahin ko ito, pag-aaralan ko ito. Susuriin ko. Maghahanap lamang ako ng isang talata sa aklat nila na Quran na kamalian. Just loopholes.
impractical, impertinent, no? Illogical. Yun yes. ang aking acid test. Sabi ko, pag nakakita ako ng maling aral, yan. Automatic, ito ang gagamitin ko, isang talata ng kanilang libro para makumbert ko ang isang Muslim sa aking correct. Paniniwala. To make the story short, tapos kung basahin ang buong Quran, ang natuklasan ko, yung aking paniniwala, ang siyang tadtad ng kamalian. Yun ang dahilan kung bakit nag-Islam ako. Thank you po. Maganda, maganda. Story maganda. Imam. Imam at